naaalala nyo pa ba ang Apo Hiking Society? Nami-miss nyo ba ang kanilang mga kanta? Pakinggan natin ang kwento ng isa sa mga miyembro nito, si Danny Javier. Taong 2010, inanunsyo ng Apo, maghihiwalay na sila. Pagkatapos noon, may ilang mga programa na nagbigay ng tribute o parangal sa Apo. Pero kapansin-pansing, wala roon si Danny Javier. Napabalita rin nagkaroon daw ito ng malubhang karamdaman. Pero nanatiling palaisipan sa kanyang mga tagahanga. Ano na nga ba ang nangyari sa kanya? Nasaan na si Danny Javier? Hanggang nito lang Webes. Matapos ang halos 5 taong pagiging mailap sa kamera, heto na po siya, si Danny Javier. Pinaunlakan tayo para sa isang eksklusibong panayam. For the record, kasi pihado sasabihin nila, ba't kaya bigla nagpa-interview si Danny Javier after all this time? Kasi si Jessica Soho. Kasi dito ako unang magpapa-interview. Baka you're on to something big. I'm sure yun ang sasabihin ng mga tao. I'm on to life. Missing in action po kayo the past 6 or even more years. Correction. Unseen in action. Kamusta na po kayo? Mabuti, mabuti. Better, I'm in the pink of health. Although I nearly died in June 11, 2011. Ano po nangyari? At that time, I preferred to keep it quiet because I'm just another life, you know. People die every day and all of that. Mm-hmm. I'm a diabetic. And for 1 year, nagtitaping pa ako, nagsishoot pa ako ng teleserye. Puyata na katakot-takot yan. One thing led to another, nasira yung tiyang ko, na food poisoning ako, nagpa-check ako, kala nila asthma. And I was told that I had kidney failure. I had liver collapse, I had emphysema, I had pneumonia, hepatitis A, congestive heart failure, and I might have skipped something else, sepsis. Sabi nila, bad news is you only have 10% chance of survival. Binigyan nila ako ng gamot, naka-dextrose ako. I survived the first day. So I lost 20 pounds all in all. But I was able to walk out of the hospital. I recovered. Meron kayong sinabi sa sarili nyo, ano ho yun? This is my time to go. It's my time to go. I have never been afraid of death. Kasi kung hindi ka mamatay, hindi ka nabuhay. Mm-hmm. Di ba? Yun talagang destination mo eh. Nagkaroon ako ng white light experience. Yung sandali lang, hawak ko yung kamay ng anak ko. Ang feeling ko kung saan-saan ako nagpupunta. Punta ko langit, purgatorio, at saka impyerno. Dating ko sa impyerno, ang daming tao nakapila. Lahat mga kaibigan ko nakapila. So, at home na at home ako. Sabi ko, ano ba ito? Pila, papunta ng impyerno. Sabi sa akin. Sabi ko, haba naman. Sabi ko, sa bantay, pwede ba akong bumalik? Kasi walang gusto magpasingit eh. Nung umalis ako, namulat ako, hawak ko pa rin yung kamay ng anak ko. Sabi ko sa anak ko, how long was I asleep? Sabi niya, were you asleep? In other words, sandaling-sandali yung... I was able to recover from kidney failure. Dahil sa may diabetes pa rin ako, naipag-usap ako sa dietitian. This time, I was determined to follow. From the time I left the hospital, for about a year, puro ako gulay. Pag may kumakausap sa akin, ang sagot ko, meh. Kasi, para na ho kayong kambing. Oo, puro gulay talaga. Nung umpisa, medyo ano, pero masarap naman pala ang gulay. May lasa siya pag inanong mo talaga. Medyo nakarecover ako. Secret. Alam mo, malunggay, Philippine gulay yan. At saka, it is effective worldwide. Yung dietary requirements mo, almost may bibigay. So, ano ang prognosis ng doktor sa inyo ngayon? You're okay? Wala na akong congestive heart failure. Ang galing ho naman. There is supposed to be no cure. Sabi ng mga doktor ko, huwag ka nang bumalik. Wala kang sakit. After about 6 months, pwede na akong lumipad uli. Pwede na akong mag-golf. Sabi ko, meron sigurong sadyang ipapagawa pa sa akin dito para mabuhay ako. Masigap! Kasabay ng pagkakaloob sa kanya ng ikalawang buhay, ngayon, mas pinipili na raw ni Danny ang mamuhay ng privado malayo sa limelight. To have a lot of wisdom para marating niyo ho yung ganong
pag-iisip na kailangan ko nang bumitaw. Kasi ang hirap ho nun, I can imagine, especially sa mga artista. It was very easy for me. No regrets. As a matter of fact, nung nag-press con kami, sabi, narinig ako, sabi yan, oh, nako, mga breakup, yung ano, retiring yan. Bigyan mo na malaking check-in. Aandar yan eh. Kamuntik mo na siyang sitayin ah. Baka hindi ka pa nakakilala ng taong may isang salita. Kasi tapos na ako eh. Nagbigay na ako ng salita. Sa 41 years. Ano pang, ayokong umabot kami sa punto na kumakanta kami na uugod-ugod sa sabihin ng ano, maaawa sa amin ang nunod. Dapat itong mga to, nalagay na sa old folks home eh. I don't know how many peaks we had as a group already. But we were not getting better as performers. We were just repeating all over again everything that rehashed, everything that we had been doing for 41 years. Nabuo ang grupong Apo Hiking Society sa Ateneo High School. Ang pangalan ng grupo, isinunod sa pangalan ng bayaning si Apolinario Mabini. Bagamat trio silang sumikat, ang Apo Hiking Society nagsimula talaga na may 13 miyembro. Apolinario Mabini Hiking Society, no, medyo may kilite, no, dahil paano mag-hike si Apolinario Mabini, no? But at the same time, it's very nationalistic. At siguro sabi nila, si Apolinario Mabini mag-hike dahil sa musika namin. Magpahanggang ngayon, tandang-tanda pa rin daw ng 80 anyos na si Mr. Pagsi ng Ateneo High School na siyang moderator noon ng drama group ng Apo na Dula ang Sibol, kung paanong hilig na noon nilang magbabarkada ang musika. Wala kaming tanghalan nung araw eh, wala kaming auditorium. Kaya saan-saan kami nagpa-practice, kung aling classroom ang libre at walang mga tao at pababayaan kaming mag-practice, doon kami magpa-practice. No? Nung nagkolehyo, sumama sa grupo si Danny Javier. Crush ng bayan sila noon, no? And the people really attending their concert, etc. No? Saan ba nanggagaling yung pag-compose? Ang areglo nasa utak ko. Ah, talaga? Pag gumawa ako ng kanta, sabay ang letra sa melodiya. Ang pananaw ko nga sa songwriting, parang video camera. Moment ang kina-capture mo eh. Hinuhuli mo isang bahagi ng buhay. Bahagi ng buhay na nararanasan mo, nararanasan ng iba, na pag na, sabay-sabay lang silang tumingin, isa ang nararanasan nila na isinalaman mo sa kanta. Yung awit ng barkada. Hindi ko kailangang hanapan ng malayong ano, kahulugan yon. Dahil sa marami akong barkada eh. Saka yung tema ng mga kabarkada ko hanggang ngayon, walang iwanan. Kung sino mga kaibigan ko nung grade 1 ako, hanggang ngayon, kaibigan ko pa rin. Parang Apo? Hindi naman. May trabaho yung Apo eh. Pero mula nung nabuwag ang Apo, nagkanya-kanya na rin ang buhay ang mga miyembro nito. Hindi kayo nag-away-away? Hindi, wala kayong mga naging kami, alita? Hindi kami nag-away. As a matter of fact, the reason why I said it was about time to quit because I wanted to keep the relationship. Anong sikreto na after 40 plus years, naghiwa-hiwalay kayo ng walang away? Naghiwalay kami, di walang away. Hindi, kasi yung mga singing group naghiwalay dahil nag-away. In your sense, naghiwalay kayong mga magkakaibigan pa rin. Marami naman dyan na mag-asawa eh. Naghiwalay na walang away. Pero naghiwalay. Kaya siguro naghiwalay para wala nang away. Okay, we will leave it at that. Pero mula ho noon, hindi na kayo kumanta together? No. But, kahit sa mga reunion, mga no, ganyan? But I sing once in a while when the occasion calls for it. Halimbawa, nag-host kami ni Buboy ng isang programa. Eh, hinihingi talaga ng tao. Kayo, pag hiningi na, uy, kumanta naman uli kayong tatlo eh. Hindi kayo sasali. Nakikiuso rin kayo sa pabebe. Bakit? Kasi it's... Because it's... Praktisado it's, na kayo. No, it's one and done. What's the next phase in my life? Buhay pa naman ako eh. Malay mo, magkaroon ako ng bagong album na... Not necessarily me alone. I could work with Pepe Smith. I could work with Eli Buendia, Chito Miranda. I could that work with other artists. Huh? Malapit na ako umabot sa punto na siguro
dapat balikan ko na lang yung biniyaya sa akin. Magsulat na lang uli ako ng kanta. Anong klaseng kanta? Ewan ko. Thank you po. Thank you. Maraming salamat din. Thank you.